the ordinary na niacin award. Bakit may yakapan dyan? Grabe ay bugs ko. Good morning, guys! Okay lang, Judy. Act normal. Natatanga talaga si Judy pa nag-vlog ako. Today is a Sunday. Bakit nalaka ng ay bugs ko? Nami ko naman tulog. It's already 10 o'clock. And today is another lazy Sunday. Pero hindi siya nalang lazy kasi mamaya magtutuloy ako mag-upload sa TNN Closet. Nag-upload ako kahapon pero konti lang kasi naubusan ako ng time. Gusto ko lang ipakita sa inyo. Dumating to kagabi. Kaya naalug-alug na siya. Yung ginagawa ko kanina, this is from Alon? Arte. Social yarn. Alon Coffee. Miss Che, siya yung may-ari ng dati kong in-order ng plants na ano ang pangalan nun? Pepper pots ata. But something like that. Basta isa siya sa favorite ko na plant seller before. Dito din sa May South. Tapos pareho kaming mahilig sa alahas. So isa din siya sa bumili ng alahas na pinost ko dun sa pre-loved Instagram namin. And then yon, sabi niya papadala daw niya ako ng coffee. Pinadala niya to kagabi na mix na ganyan. Pero wala pang ice. So, sakto for today. Yellow na lang. Hindi na ako nagtimpla. Ang sarap! Spanish latte to. My favorite. Gustong-gusto ko yung mga Spanish latte na hindi sobrang tamis. Okay, may mga Spanish lattes talaga na nasa sobrahan ng tamis. So, ayoko ng mga ganun. This is galing. Sarap. Ito, ano nga ba to? Hindi ko maalala, pero... Ito, mas matamis. Share kami ni Don dito, but wala pa siya. So, bahala siya sa buhay niya. Nagba-basketball. Anyway, ito, papakita ko. Ayan, no, dumating siya. Na nakaganito, natapon-tapon na nga lang daw dahil dun sa tuk-tuk driver na natapatan kahapon. But, I stand all businesses that recycle! Ang cute nung lalagyan. Aliw na aliw ako. First time ko nakakita ng ganito. Sana more coffee shops will do this for takeaways. Super cool. Tapos, may isa pa siyang pinadala sa akin na hindi ko pa alam kung ano. Kasi nga kagabi, nasa meeting ako nung dumating. So, si Don ang kumuha. Pinuksan na ni Don. This bear, ooh! May nakasulat pala, binuksan niya pa. Nakalagay, 2 cuckoo vlogs. Bear bosom nipple tape. Matte and silicone washable nipple tape. Ooh, kaya pala sabi niya, may pinadala din siya sa akin na alam niya ang magagamit ko. Freedom Club sticker. Ang cute naman ng packaging. Ay, ang ganda. Easy peasy, yun yung favorite ko talaga. So, we'll try this and see. Apat yung shades nila. May mushroom, wheat, tawny, and lumber. Other one... Ooh! Ayan ang colors na pinadala. For the tan girl in me. Sobrang total different shade siya from the Easy Peasy na ginagamit ko. So, malalaman natin ang difference talaga nila. And, ooh! Ano ba yan? I will update you guys kapag ginagamit ko na. Kasi kapag ka ito ay maganda, dito na tayo. Dahil mas gusto natin yung mga supporting smaller local businesses. Diba? Thank you so much, Ischa, for the nipple tapes and the coffee. Follow nyo sila sa Instagram if you guys are from the South. Try nyo tong Alon Coffee. Good morning, guys. Hindi ko alam kung may sinaiba ko sa inyo kahapon na ipapakita ko, pero kung meron man, sorry, hindi ko lang napakita. Because na-busy na kami ni Judy, as in buong araw kami nag-post. And asikaso nung online closet, pinost ko na lahat. 10 o'clock na kami natapos. I'm just doing my skincare. Cleanser in the morning is always gentle cleansers. So, favorite ko yan. Cetaphil, Glossier, Lana, yan yung mga gentle cleansers. But right now, I'm
currently loving this. Pinadala nila ako sobrang dami. Yung bagong formulation ng gentle skin cleanser, merong niacinamide. So, yan yung lagi ginagamit. Lately, every morning. Kaya ako nagising kasi kung aga na doon gumising, nagpunta siya sa hardware to buy materials. Tumanggap ulit siya ng projects, finally. So, it will be a noisy household once again. Every single day. Favorite ko tong Thieves na whitening toothpaste. It's mentally, pero it's not maanghang for me. Weak yung bunga nga ako sa mga anghang. Yeah, it's super sarap. Yung isa kasing kind ng toothpaste ng Thieves, hindi ko mabitan. And as usual, I spray any face mist after washing. Ubus na to. Actually, pag naubos to, wala na akong mist. Inuubos ko muna kasi lahat ng meron ako bago ako magbibili ulit. This is the Royal Hawaiian Sandalwood Hydrosol ng Young Living. Ano bang gagawin ko today? Ah, ipapaship lang namin ni Judy yung mga nabili kahapon. And may mga dumating na ako mga Shopee and Lazada from 88. So, inisip ko kung dito ko i-unbox or sa TikTok. As a TikToker, the ordinary na niacinamide. Ubus na rin to. Medyo mawawala na siya. Finally, pimple ko. Naubos ko na lang to kasi excited ako dun sa bagong formulation ng Lana na sunscreen. So, this one is yung old version. Gustong-gusto ko rin naman to. Pero, syempre, mas gusto ko lagi yung gel type. This is the Lana na Brightening Sunblock. Hapon lang ata. Yan nila nilaunch or this week. Excited to try that. I am done and ready for Monday. Today is a Monday, so i-refill ko na yung pill box namin. Lalo si Don, nakakalimutan niya kung minum siya or napainog. Oh my God, tingnan mo. See? Like, this is Don's. May isa pang natitira sa Thursday. Vitamin C, yung dawa ni Don. This is 500 milligrams lang kasi. So, para 1,000 milligrams, we take 2 each every day. So, hindi kami bumibili ng vitamin C. So, kahit ano lang. Kasi pare-pareho lang naman yan, feeling ko. Pinapadala lang to ng mom ko. Kasi sa hospital siya nag-work. Kaya lagi lang siya nagpapadala ng vitamin C for us. And then, we also take zinc. This one is from Puritan's Pride. Pinadala lang nila to sa akin before. But I really, really like Puritan's Pride, in fairness. Iinom namin yan pag gabi. Hindi ko alam kung tama yung mga ginagawa ko na ito morning, ito gabi, ito morning. Pero basta pinaghihiwa-hiwalay ko lang para hindi masyadong madami yung iniinom namin in one sitting. Parang ganun. Madami pa nga akong gustong inumin eh. Kaso hindi ko na alam kung saan ko isisingit. And then I have the folic acid from Healthy Options. Siyempre, akin na lang to. Ito namang folic acid. Kung ano-ano lang din ang tinitake ko. Bago ko sinimulan tong bottle na to from Healthy Options, yung Folart yung tinitake ko. But then, galing ako Healthy Options because may pinabili yung tita ko. So, nakita ko to. Try ko naman to para maiba naman. Itong collagen ko na to, inuubos ko lang. This one is one of my favorites, yung DHC. Nag-stop ako nito kasi nga may inom ako nung black seed oil. Pero, dami kasi nito eh. Dati 6, pero ngayon, since nakagalan ako, 3 of this na lang everyday. Tapos yun, inuubos ko lang. Nag-stop na ako mag-collagen ever since I started taking the black seed oil plus the longevity. This one is my clear vegetable capsule. Nilalagay ko na yun dito, pero hindi ko pa siya tinitimpla kasi natutunaw to eh. Para lang hindi ko din makakalimutan. In my clear vegetable capsule, I put, dati, 3 drops lang ng longevity na essential oil. Tapos I fill it with the black seed oil. Pero ngayon, since siguro mga maybe 8 months na akong umiinom ng 3 drops ng longevity, so, in-increase ko na siya. 5 drops na plus black seed oil. Pampabeauty ko, at the same time, immune boosting capsule ko. Ganun. Meron tong frankincense, so it's the fountain of youth. And then, sobrang ganda niyan for immune support. I-google niyo na lang kung anong benefits ng black seed oil. Ma-amaze kayo. Akin lang yun. Si Don kasi ayaw niya uminom ng mga may essential oils dahil sumasakit yung chan niya. Parang bumabalik daw. Ganun. Pero pagka, like, nasa travel kami or medyo he's feeling under the weather, pinipilit ko siya. Wala siyang choice.
Ano pa? At lastly, ito. Pero hindi ko na ito nilalagay. This one is our probiotics. Pero kailangan nasa ref siya. Pareho kami ni Don, nagtitake nito at night. So there. That is mine. Napakadami. And kay Don. Napakute lang. Let me know in the comments if meron pa kayong masuggest na kulang dito sa pinag-iinom ko or meron ba akong ginagawang mali. Because, hindi ko alam. Kasi yan lang yung sinusunod ko at ng puso ko. So, yes, Judy, but inaabangan mo ko. May sabihin ka. Come here. Check mo muna si Kuya. Napalayas kami sa taas because gumagawa ng aircon. It's just unbox. Love me dumating. Ah, may doon isa naging dumating. Wait, naiinay. May dumating na isa pa ulit. But before anything else, burahin muna natin with my Waybill eraser. There. Now that I have TikTok, di ko alam kung saan ako mag-unbox. Sa TikTok, sa Instagram stories, or sa vlog. But anyway, there. Perfect. This is for Bartley. Come. Meron din tong cutter. As usual, we open it carefully. Diba kaya na yung cake? Order ako ng cake. Nakagising ko lang 7 a.m. tapos nagbabrowse ako. Tapos nakita ko sa Instagram yung cake. Tapos malapit lang dito sa amin. Sa BF Resort lang. So, umorder ako. Ang sabi ko, I try my best to open it properly nang hindi masisira para we can reuse this for shipping. Like, shipping mga pre-loved items namin or kapag dumadating yung box ni Nini Coracha and pinapaship yung kanya mga orders, then we just use the recycled bubble wraps. Pwede ako sa inyo mamaya, but this is from Moonchild. It's chocolate cake and caramel cake, pero mamaya ako na ipapakita sa inyo. Lay ko muna sa rest. This one is for Barkley Boy from Papaholic. Kasi isang box na lang yung ganito niya. Kasi siya mahalang lumalabas kasi halit. Sana hindi nyo narinig. May kasama na siya dito so hindi na siya magastos sa diaper. Pero magbabagyo kasi dapat kami, diba? Kaya umorder ako ng extra na isang box. Pero hindi kami natuloy. And then, since 8-8, so nakasale. His wet wipes. Here. Pumili ko yung 4 plus bango. 1. It's for his paws. Skin pH friendly, suitable for sensitive skin, hypoallergenic, detoxifying, and it's super thick. Minsan ginagamit din namin siya for ourselves. Feeling ko safe siya. Well, di pa naman kami napapano, but it's alcohol and paraben free. There. Ingay, teka. Hindi na ako tuloy na kapag unbox. Kasi ang ingay kanina, so mamaya na yun. We just had lunch and let's open the cake. Oh my god, ang bango! And, ta-da! This looks so creamy. Let's try. Chocolate muna. Oh my god, daba, sarap. Judy, kain ka. Oh my god, ang sarap niya. Shucks. Okay, mas masarap to kaysa sa Big Al's. Pero teka, caramel muna kasi mas favorite ko yung caramel. Grabe, sobrang totoo yung chismis. Ang sarap. Shuta. This is so good. Nasa mga shell din to nakita ko. Basta i-follow nyo na lang sa Instagram. Dito sponsored, binili ko lang to kanina kasi nakita ko nga sa Instagram feed ko. It's so good. Try nyo.
guys. It's the next day already. Kahapon naglinis ng aircon kaya kinlear up to. Ah, teka, picturein ko pala. May nagtatanong nga pala. If you have seen our updated kitchen vlog, dami nag-DM sa akin tsaka ang dami nag-comment na na-miss nyo yung mga home content na ginagawa namin dito sa bahay. Hindi ko na siya masyado nagagawa. That is because lagi akong busy dito sa taas. Kasi every time na bababa ako, may bago na ginawa si Don. So, hindi ko na siya nasusubaybayan. Not like before, sinasabi niya pa sa akin, ay, gagawa akong ganito, gagawa akong ganyan. So, nahahabol ko siya, na-film ko. But now, ayun na nga, nagugulat na lang ako may bagong cabinet, may bago akong drawer, may bago akong closet. Ayun, kaya nung nakita niyo yung updated kitchen na yun, ang daming bago. Kasi, hindi ko na nga mahabol si Don the Builder. But anyway, ewan ko kung nakapakita ko na ito dito sa vlog. Medyo matagal na ito, but this is my vanity table, office table. Dati ang office table slash vanity ko nandito sa kabilang side. Kaya marami nakakita nun sa Bahay Kubo, Instagram, ganyan. Pinalipat ko siya sa side na to kasi pagka nagme-makeup ako against the light. So gusto ko nandito sa natural light. Tsaka para pag nag-vlog ako, ganyan. Tapos sabi ko gusto ko mas minimal na. Kaya he just made, ayan, for all of my kalats in there. Hair, makeup, skincare, nandun. But lately, madalas ako nagme-makeup kasi lumalabas-labas na palagi. So, pabalik-balik ako. Kaya itong mga to, ito yung palagi kong ginagamit. Ito ka na nilagay. On this side, mayroon din ganito. Table slash, di ko alam. Pero, nandyan yung printer. Nakatabi nga ng office office table. Tapos na nilagay niya na saksakan dyan. Para lahat nakatago. There. So this is the printer. Ano ba to? Nahihila lang ganyan. Dati kasi yung printer namin, ikokonnect ko pa sa laptop. But this is the Wi-Fi one. Pareho silang brother. Ito, kaka-upgrade lang namin ng Wi-Fi. I just need to open the door. Tapos mag-print na ako. Para kahit nasa baba ako or ano. Ayan. Ingit naman ako dyan. Bakit may yakapan dyan? Jesus. Arte mo? Hoy! Mahigaan! Yun na. TikTok with Marcus Balahibo. Anyway, ito kabilang side is... Dito lang naman siya. Young Living stuff. So every time mamimigay ako ng mga freebies or mga gifts sa members ko, dito ako kukuha. And then ito. More Young Living stuff. And paper things. That is my update for you guys. Now let's bring back my office. Ta-da! Nabutan ko kasi i-vlog nung binabalik ni Don, pero yung buong box na yun, natatanggal siya. Yung mga split type na aircon, di ba? Mas prone siya sa tulo than yung window type. Kaya nga sinabi din ni Slater, wag na wag maglalagay ng ganyan sa ibabaw ng bed. Kasi kayo yung matutuluan. Dahil tutulo at tutulo talaga yan every once in a while. Kaya ayaw ni Don ako lagyan ng table dito dati. Kasi nga, paano daw pagka tumutulo na ulit yung aircon. So, yan yan, naisip niya. Pinush niya pa rin yung gusto ko, nandito ako. Pero ginawa niya ng paraan na itong box na to, na tatanggal siya the whole thing. So, ayan, nakikita niya na to palagi sa vlogs. This is my kalat concealer. Parang whiteboard yung ibabaw. So, pwede ko ilagay yung mga reminders ko. Tapos nandiyan nakalagay lahat ng mga kalat. Para every time nga na kailangan ligpitin, isang bit-bitan na lang, hindi yung maraming abu-abubot. Yung mga cords, ball pens, memory cards, and stuff. And then, ito. Hindi ko lang ito binili. Kapag ko nang gusto ng ganito, bibili sana ako sa Shopee. Buti na lang, may isang booth ng ganito dun sa Trendsetter Bazaar nung nandun kami. 100 pesos lang. Ang ganda pa ng color. Para pag nagme-makeup ako, hindi nag-sustain sa table. Saka, ito na yun yung mouse pad ko. Okay. Where's my laptop? Here. Why are you in this earth? Right? 40 to 60 and 60 to 80. That's good for us. So... Ayan guys, so as you can see, na-appointment ko si Judy sa favorite financial advisor ko ng Pru, si MJ. Kasi we've been trying to teach her to manage her money. Si Judy kasi, she's been working for us since, basta the whole time na nagka-college siya, nandun siya sa house namin sa Lipa kasi yung dad ko, professor yun. So, nung graduate na siya, maalis na siya sa house namin, tapos maghanap siya ng work dito sa Manila. Kaya I offered na dito siya tumira sa akin
Tapos maghanap siya, ganyan. In-offer ko na she could be my assistant na lang. Anyway, so tinuturuan namin siya how to manage her money, what she can do, what she can buy. Dami niya kasing extra time kasi wala naman siya masyadong ginagawa dito. Sabi ko sa kanya, maghanap din siya ng other sources of income. So halimbawa, mag-online selling siya, yun, yung mga ganon. So yun, sabi ko sa kanya, kuha siya ng insurance, wala pa siyang anak. Hindi siya maluho, hindi siya magastos. So, pwede siyang mag-ipon, pwede siyang mag-invest, pwede siyang magtabi ng pera. So yun, tinuturoan namin siya ni Don ng mga pwede niyang paglagyan ng pera. Kaya ngayon, pinapadiscuss ko kay MJ. Habang bata siya. Si Don kasi matagal lang meron since nag-work siya sa company. Pero ako, late na akong namulat na mag-invest at saka mag-kuha ng mga insurances. Pero simula na namulat ako, naging super aggressive ako. Like, taon-taon kumukuha ako, ganyan. Ayun, ever since na na-appreciate ko siya, like kung pinupush yung mga pwede kong i-push, like yung mga younger brother and sisters ko habang bata pa sila, habang maaga, ganun. Tapos yung mga friends ko, kasi yan, ngayon, si Judy. Favorite ko talaga si MJ. Marami na akong insurances, pero siya yung pinaka nakapag-explain talaga sa akin and pinaka-trusted ko when it comes to investment and where I can put my money. Tapos, ang galing niya talaga mag-explain, kaya sa kanya ko rin inano si Judy. Kasi feeling ko ma-explain niyang mabuti. Nilalagay ko yung contact ni MJ sa baba if gusto niyong magpa-quote or magpa-discuss with her. She's really amazing pagdating sa mga explanation ng mga paglalagay ng pera. Ganyan.